Magandang araw, pagising ko nga kaya ng umaga, nagluto na ako ng kanin at saka ulam namin ni Maron. At nagprito ako ng itlog at saka tuyo. Nang makaluto na nga ako, agad ko siyang inayang kumain. At gagayak na kami at mamamasyente kami mamaya. Bala ko nga hindi na magpasyente, kaya lang tinawagan ako ng pasyente. Nakakaloka, walang lusot. Sa bagay, okay lang naman kasi wala naman kaming gagawin ngayong umaga. Kesa naman tumunga nga, walang mapapala. Paglabas nga namin sa bahay, ubod ng init, tagaktak ang pawis naming dalawa. Wala kaming mahintay na bus, kaya nag-jeep na lang kami ni Maron. Kahit siksikan. Eh kesa tanghaliin kami pumunta sa kabaratuan at maghintay na matagal yung pasyente, baka ma-award kami. So eto na nga, nakasakay na kami ng tricycle ni Maron. At papunta na kami sa bahay ng pasyente at wish ko lang hindi kami maligaw. At first time ko kasi mapunta sa bahay nito, napakadaming bahay kasi ng pasyente na to. Ito ang pasyente kong pinakamayaman, pinakabongga. So nandito na nga kami sa bahay nila, buti na lang hindi kami naligaw. Buti na lang kabisado ko ang pasikot-sikot sa kabaratuan. Pagdating nga namin sa bahay nila, ayan, napaka-aliwalas, napakaganda, napakalaki. So ang ginawa ko nga, inikot-ikot ko muna yung bahay nila at tinignan ko. Napakaganda, napakaluwang, sabi nga sa akin ni Maron, Mami, ang yaman naman nila. Pagkakita nga sa akin ng pasyente, agad niya akong inilibot sa loob ng kanilang bahay. Una niya ipinakita sa akin ang kanilang kusina, nasin laki ng bahay ko. At matapos nga niya ipakita ang kusina, inaya naman niya ako sa kanilang sala. Ang Maron, hinawakan ng figurine, nakakaloka, napakamahal nun, baka mabasag niya. At doon nga kami dinala sa napakasimpleng kwarto, pero para sa akin, napakabongga. CR pa lang, nakakaloka na. Touchscreen ang salamin. Pagka pinindot pong salamin, nagbabago ang kulay ng mga ilaw. Ang anak ko, enjoy na enjoy sa loob ng kwarto at napakalamig daw. Panay nga ang payo sa akin ng pasyente ko na yan. Lahat ng technique para umaman isinare niya sa akin. At pilit niya akong kinukubinsi na mag-ipon. Sa bagay, tama naman sila, tumatanda na tayo. Actually, sila yung mayayaman na napakababait. Sobra silang simple, down to earth, grabe yung bait nila. Actually, lahat naman ng pasyente ko ubod ng babait. Kaya dun pala, nagpapasalamat na ako sa kanila. At si Maron din pala, nagpapasalamat sa kanila kasi binigyan siya ng pera. Tuwang-tuwa ang bata. So ayan na nga, nakasakay na kami ng tricycle. Buti nilang meron agad tricycle. Hindi na kami naghintay ng matagal. At agad-agad na nga kami nagpunta sa SM at excited ang anak ko. Gutom na gutom na. Hindi pa nagsawa sa chocolate na kinain niya kanina. So pagdating nga namin sa kakainan namin kanina, ubod ang dami ng tao. Kaya naisipan kong i-take out na lang. At doon na lang kami kakain sa taas, sa fourth floor. So nandito na nga kami sa fourth floor, kakain na. Kain tayo. Let's go. Punong-puno sa ano, sa mismong tawag doon, Greenwich. Ay, dito na kami kumain. Let's eat. Dito na yung isang. Dito na yung ay, dito. Let's eat. Paan? Dito gusto kumain ni Maron ayon sa Greenwich. Para kami nagpipiknik. Hmm.
Bye. Thank you for watching. I love you all. May God bless you. Mwah.